Hello mga karak, magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Nandito tayo ngayon mga karak sa rooftop. Mag-check tayo. Hello mga karak, magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Nandito tayo ngayon mga karak sa rooftop. Mag-check tayo ng aircon yan. Kung nakikita yung dalawang aircon yan mga karak. Ang sabi doon sa baba, hindi daw nalating. Ayan mga karak. So ngayon, i-check upin natin. Samahan nyo ako mga karak. I-check up natin kung bakit hindi nalamig itong unit na to. Ayan mga karak. So mga karak, samahan nyo ako. Ayan, check upin na natin. Clamp tester, screwdriver. Siyempre may gloves na rin tayo para yung kamay natin hindi masyado madumi. So, unang gagawin natin mga karak para ma-check up natin. Tingnan na muna natin mga karak yung power supply. So, lagay natin sa 220 volt, sa volts yung ano, tester natin, o clamp tester. Kita yun yan. So, unahin natin mga karak yung line sight. Sa baba kasi baliktad dito mga karak, line side nila ang nasa baba, load side is nasa taas. So line side muna tayo mga karak, line 1 to line 3. Ayan, kita nyo mga karak, 220, 225, 227, ganon. Ayan, line 1 to line 2. Ayan mga karak, mayroon 220, 26, 226. Tapos line 2 to line 3, 228. Ayan, ibig sabihin okay mga karak yung ating ayan mga karak, 0 0. Ayan, okay siya, 0. So ibig sabihin mga karak, wala, okay yung ano, walang pumapasok na supply sa taas. Ayan. So ngayon mga karak, check natin mga karak yung magnetic contactor. Kung may pumapasok na 220 or 24 volt dito sa control na to. Sa 24 volt sa mga karak, meron tayong nakukuha papunta sa relay. Ayan. Ayan mga karak, nasa relay tayo. Ang ano kasi nitong relay na to mga karak is 24 volts ang ano niya, holding coil niya, yung coil niya. Ayan. Tapos mayroon tayong ano, mayroon siyang trigger na 220 papunta sa magnetic contactor. So ngayon check natin mga karak yung ano, yung switch papunta sa magnetic contactor. So mga karak, ang kailangan natin para makuha natin yung ano, yung switch lang, ilagay natin sa ohms. Ayan. Tingnan natin mga karak kung ano, kung mayroong nakukuhang, kung nagsiswitch siya o hindi. Ayan mga karak, nagsiswitch siya. Ibig sabihin, okay yung ano natin, okay yung relay. Ayan. So, okay ang relay mga karak. Ibig sabihin naka-trigger na yung magnetic contactor natin. Pero bakit walang ano, walang pumapasok yung supply sa taas? Ayun. So, yun ang alamin natin mga karak. Check naman natin yung niya, kung bakit may walang power sa taas, umakyat sa taas. Ayun. Sa switch naman tayo ngayon. So ngayon ang gagamitin natin mga karak is ohms pa rin. Meron. Ibig sabihin meron yung isang linya. Meron yung pangalawang linya. Meron din yung pangatlong linya. Bakit? Ayaw mag-trigger. So ngayon, ayaw mag-trigger.
meron naman lahat pala baga tayo mag-trigger. So ngayon, check natin yung ano, yung line to line. Punta tayo sa volts uli. Ayan. Wala mga karak. Ayan. Walang nakukuha. Ibig sabihin zero. Walang pumapasok na linya. Confirm na sira mga karak is magnetic contactor. Sira talaga siya. Kumbaga yung contact niya mga karak is nawawala na. So tanggalin natin. Ayan. Okay naman. Lumalabas naman mga karak. Oh. Ayan mga karak, melted na yung ano, yung contact. Nakita niyo mga karak, melted na lahat siya. Sira na yung mga contact, kaya wala nang pumapasok doon na power papunta sa load side. Ayan mga karak. Ayan mga karak, yan lang yung ma-share natin. At samahan nyo ako mga karak susunod na pagpalit natin yung magnetic contactor na yan. Sana mga karak, supportan nyo yung ating video at subscribe na rin. At click the notification bell para updated kayo sa mga gagawin pa nating mga video mga karak. Yan mga karak, maraming salamat. Bye-bye!